Umalis si Elena na agad sumakay sa kanyang sasakyan. Hindi na itinahabol ni Agnes dahil ayaw niya sa kanya mabunton lahat ng galit ni Elena at isa pa, may kailangan maiwan sa event para magpaalam sa mga bisita. Umalis naman sila Alberto sa lugar na yon at umuwi na sa kanilang bahay. Kasama niya si Luming na doon muna titira. Welcome back, Pinunong Alberto. Miss Diane, kamusta ka na, Luming? Bati ni Manang Pilar. Namiss kita, Manang. Ang tagal ko rin nawala. Nasa na ba ang Francesca ko? Nasa itaas po, Miss Diane. Naglalaro. Tiyak kong matutuwa iyon kapag nakita ka. Agad namang pinuntahan ni Diane ang kanyang anak sa kwarto. Samantalang naiwan sila Luming at Albertong nag-uusap sa misala. Ano nang plano, Alberto? Ngayon alam na ni Elena na palabas lang ang lahat, tiyak na mas titripli pang sama nun. Tama ka, Luming. Actually, hindi ko rin inaasahan na mapapaagad dahil sa ginawa ni Diane. Pero andyan na yan. Kailangan na lang natin maganda. Ngayon, hindi ko na alam kung ano nasa isip ni Elena. Samantala, parang bulkang sasabog naman si Elena sa magkahalong galit at sakit na kanyang nararamdaman. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi at hindi na siya makapang-isip ng tama. Agad siyang nagpreno nang makitang muntik na siyang mahulog sa bangin. Bakit lahat na lang ng minamahal ko? Hindi ako kayang mahalin ng buong buo pabalik. Pinaasa mo lang ako, Alberto. Niloko mo ko. Akala ko iba ka kay Fred. Handa pa naman akong gawin lahat, mahalin mo lang ako. Hindi mo alam ang pakiramdam ng isang aswang na dalawang beses inapakal at niloko. Nagbago siya ng anyo at lumipad para maghanap ng magiging biktima. Kakain siya ng taong ngayong gabi at walang sino man ang makakapigil sa kanya. Si Helen naman ay patuloy na inoobserbahan si Ramos. Pagkatapos kumain ng laman ng tao kanina ay nakatulog din ito. Lubos namang nagitla si Rolly nang makita ang pulis sa kwarto. Helen, itatanong ko lang sana. Teka, di ba yan yung pulis? Anong ginagawa niyan dito? Relax ka lang, Rolly. Isa na siya sa atin. Mahinahong wika ni Helen. Anong ibig mo sabing isa na siya sa atin? Bumaliktad na ba siya? Hindi, pero ginawa ko siyang langgaw. Mamaya lang ay gusto kong paaminin mo ang pulis na ito. Lahat ng kanyang nalalaman. Sigurado akong may pinaplano ang sarhento na yon saka sila Ivy at yung reporter. Utos ni Helen saka ito lumabas ng kwarto. Napatingin ito sa orasan saka napagtanto na wala pa si Elena sa bahay. Rolly, tawagan mo nga si Elena. Ay hindi, puntahan mo na pala. Siguro naman ay kaya mo na magmaneho. Sunduin mo na doon sila Elena. Sige Helen, magpapalit lang ako ng damit. Hindi naman maipaliwanag ni Rolly ang mararamdaman sa pagdating ni Ramos. Paano kung magsalita ito tungkol sa planong pagpigil kila Elena at Helen sa darating na piyesta? Kailangan niyang masabihan si Alberto kaagad. Isang mababarkadang nagro-road trip ang napagdiskitahan ni Elena. Tanaw na tanaw niya mula sa himpapawid ang pulang sasakyan ng mga ito. Ang sarap ng hangin! Ibang-iba sa hangin sa Maynila! Oo naman, saka tahimik pa dito. Makakapag-relax ka sa dami pa ng mga puno. Pero pare, hindi ba sabi nila may aswang daw sa mga probinsya? Totoo ba yun? Hoy, wag nga kayong ganyan. Bakit naman napunta sa aswang ang usapan? Bakit? Natatakot ka na ba, Vanessa? Woo! Tama lang nga yan. Change topic na. Kung hindi bababa kami ni Vanessa, hindi na kami sasama sa inyo. Yun ay kumakababa pa kayo. Tignan nyo nga ang paligid, puro puno at talahib. Layo-layo ang mga bahay.
Baka mamaya makasalubong niyo pa yung aswang. Natigilan sila nang may mahagip na malaking anino na kung anong lumilipad mula sa itaas. Uy, Troy! Ano yun? Nagkunwari ang binatang walang nakita. Pero muli itong lumipad. Sa pagkakataong ito, kitang-kita nila ang malaking pakpak na lumilipad at iniikutan sila. Pumasok kayo sa loob at isara niyo yung sunroof, Ivan. Bilisan mo! Nanginginig sa takot ang magkakaibigan. Kahit pa ang mga taga-Maynila ay may idea sila tungkol sa mga aswang. Troy, wag mong sabihin isa yung... Oo, Danica. Isa yung aswang. Kailangan na natin makalis dito bago pa niya tayo mapatay lahat at gawing hapunan. Maya-maya pa ay may bumagsak sa hood ng kanilang sasakyan. Napasigaw ang mga babae nilang kasama habang inatras naman ni Ivan ang kotse dahilan upang malaglag yung aswang. Mabilis itong tumayo sa kamuling lumipad. Katahimikan sa gitna ng kawalan. Lahat sila ay nagdasal na sana ay marating na nila ang bayan. Binutas ni Elena ang sunroof at hinablot ang isang babae nilang kasama. Takot na takot ito dahil ngayon lang siya nakakita ng aswang. Nagsigawan ng mga magkakaibigan nang inihagis ni Elena ang pugot na ulo ng kanilang kaibigan sa harap ng kanilang sasakyan. Ivan, iatras mo! Tapos itodo mo yung preno para tumalsik yung aswang! Hindi ko alam kung nagpapanik lang ba kayo o wala talaga kayong mga utak. Hello, nasa itaas nyo lang ako sa may butas na bubong. Malamang, narinig ko kayo mga tonto! Kumapit ng maigi si Elena sa kabina sa gabintana ng kotse sabay hablot kay Troy. Kayong mga lalaki, pare-pareho lang kayong manloloko! Galit na singhal ni Elena sa kanito dinukot ang dibdib ni Troy. Kitang-kita naman ito ni Vanessa na hindi kinaya ang nasaksihan kaya nawala ng malay. Pumasok si Elena sa kotse. Mula sa likod ay sinakal niya si Ivan hanggang malagutan ito ng hininga. Lumabas si Elena ng sasakyan bago ito bumangga sa puno at nagliyab. Binalikan niya si Troy at nilapa. Walang tinirang lamang loob. Yung isang babae naman na pinugutan niya ng ulo ay kanyang binitbit sa kalumipad. Samantala, pag-alis ni Rolly ay agad niyang tinawagan si Alberto para ipaalam ang nangyari kay Ramos. Hello Alberto, hawak ni Helen ngayon si Ramos. Nasa bahay siya ngayon. Sinasabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali ng hinala. Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko sa iyo, Alberto. Si Ramos ay isa na ngayong yanggaw. Anong sinabi mo? Pero paano nangyari yun? Hindi ko rin alam, pero malamang si Helen ang may kagagawan. Ang kinakatakot ko ay baka kumanta yung pulis kay Helen at sabihin lahat ng plano. Tinupi ni Alberto ang kamao na siyang napansin ni Lumeng. Alberto, anong nangyari? Sino yung kausap mo? Hawak nila si Ramos at isa na siyang yanggaw, Lumeng. Ano? Kagaya ni Alberto ay nabigla rin ito sa nabalitaan. Sa kabilang banda ay wala pa rin kaadi-adiya si Sargento Basinag sa kinaroroonan ng kaibigan. Maraming salamat, Ivy, sa pagdamay mo sa akin. Sana kung nasan man si Ramos ay ligtas siya. Sana nga, Sarge. Teka, nasan bang pamilya mo? Hindi ka pa nagkikwento sa akin. Wala ka bang asawa o girlfriend na magagalit? Medyo nahihiya pang tanong ni Ivy. Oy, wala pa akong asawa ha. Hindi ko pa kasi nakikita yung babaeng para sa akin. Pero sa tingin ko, parang nakita ko na ata. Nahihiya pang tugon ni Sarhento.
Saglit na nagkailangan pa ang dalawa hanggang sa makatanggap ng tawag si Ivy mula kay Dayan. Hello, Ivy. Nasaan kayo? Pauwi na, Ma'am Dayan. Wala pa rin kaming lead kay Ramos. Umuwi na kayo. Pumuntahan ka namin. Alam na namin kung nasan si Ramos. Sarge, alam na nila kung nasan si Ramos. Tara, umuwi na tayo. Nagmamadali namang sumakay sa kotse ang dalawa, saka nagmaneho papunta sa bagong bahay na inuupahan nila Ivy. Pagkagising ni Ramos ay nakita niya sa kanyang tabi si Helen. Agad siyang napabalikwas saka lumayo. Huwag ka nang umiwas, Ramos. Sa ayaw at sa gusto mo, isa ka na sa amin. Anong sinasabi mo? Hindi totoo yan. Ipinakita ni Helen ang kuha niyang video ni Ramos kanina habang kumakain ito ng karne ng tao. Halos masuka si Ramos at hindi matanggap ang kanyang nalaman. Ngayon, gusto kong sabihin mo sa akin lahat ng pinaplano nila Ivy laban kay Elena. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ganun ba? Madali naman akong kausap. Lumapit si Helen sa kasinakal si Ramos at itinaas sa may dingding. Hindi ako. Makainga. Malalagutan ka talaga ng hininga kung hindi ka aamin. Sige na, sasabihin ko na. Plano nila Ivy na sabihin sa mga tao ang tungkol sa inyo. Ang expose kayo sa media. Kaya andun yung reporter. Lalo na nung nalaman nila na karne ng tao ang binibenta nyo sa restaurant. Hindi talaga kami titigilan ng babaeng yun. Sigurado ka bang iyon lang alam mo? Oo, sigurado ako. Bakit? May iba pa ba akong dapat malaman? Lumabas si Helen saka muling ikinandado yung kwarto kung nasaan si Ramos. Tiyempo namang dumating si Elena, bit-bit yung bangkay ng isang babaeng turista. Ano yan, Elena? Huwag mo sa akin sabihin, gumawa ka ng eksena sa opening ng shop mo. Inilapag ni Elena yung bangkay sa sahig saka umupo sa sofa. Ay, relax ka lang, tiya. Hindi ako tanga para gawin yun. Isa pa, hindi ako ang gumawa ng eksena, kung hindi ang magaling na asawa ni Alberto na sumira ng buong gabi ko. Anong ginagawa ng babaeng yun sa event mo? Tumayo si Elena habang hinihilot ang kanyang magkabilang sentido. Kumuha ito ng baso na may yelo saka naglagay ng mamahaling wine. May dapat ba akong malaman ha, Elena? Ano ang nangyari sa event mo? Si Alberto, pinaikot niya lang ako, tiya. Hindi sila magkahiwalay ni Dayan. Hindi ko alam kung anong purpose niya pero sa tingin ko, gusto lang niyang mag-espiya. Napakawalang hiya. Galit na sambit ni Elena, sabay bato ng baso. Sinasabi ko na nga ba, wala talaga akong tiwala sa Alberto na yan. Hindi naman ako nagkamali. Ikaw lang ang matigas ang ulo at baliw na baliw sa lalaking yon. Sambit naman ni Helen. Hindi naman kumibo si Elena, sa halip ay nagsalang nito muli ng alak mula sa panibagong baso. Anong balita dun sa bagong yanggaw? May napiga ka bang impormasyon, tiya? Oo, sinabi ng pulis ang plano ni Ivy at yung kaibigan niyang reporter. Hindi talaga titigil yung babaeng yun hanggat hindi siya namamatay. Lumagok si Elena ng wine saka siya muling lumabas. Oh! Saan ka na naman pupunta, Elena? Kayo nang bahala sa katawan niyan. May aasikasuhin lang ako. Sa may apartment pa rin sa San Bartolome, lumipat sila Ivy. Matigas pa rin kasi si Aling Vicky na lisanin ng lugar na iyon. Ayon sa kanya ay kahit anong mangyari, ay doon siya mamamatay. Hay, ang tagal naman nila Ivy umuwi. Maitapo na nga muna tong basura.
Tingnan mo nga naman kapag umaayon sa'yo ang kapalaran. Wika ni Elena na namataan si Aling Vicky pagkatapos magtapo ng basura sa katapat ng bakanteng lote. Agad niya itong sinugod at sinakmal. Sa sobrang diin ay nagsisimula ng bumaon ang mga kuko ni Elena sa leeg ni Aling Vicky. Nasaan ang magaling mong anak? Wala siya dito, Elena. Sa tingin mo, maniniwala ko sa'yo, tanda. Elena, ang laki na ng pinagbago mo. Ibang-iba ka na sa Elena na nakilala ko. Tigil mo yan! Naaalala mo ba nung naghahanap ka ng trabaho dati? Alam kong may kabutihan pa rin natitira sa puso mo. Elena, hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pang magbago. Sigurado ko, hindi yan mangyayari kung buhay pa si Fred. Tumigil ka na, sabi! Sigaw ni Elena. Mangyak-ngyak na ang kanyang boses. Pinipigilang tuluyang mapaiyak. Elena, anak, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Hindi alam ni Elena kung anong nangyari, pero binitawan niya si Aling Vicky saka siya lumipad palayo. Inay, anong nangyari? Tinulungan ni Ivy si Aling Vicky na makatayo saka sila pumasok sa loob. Doon niya sinabi na pinuntahan siya ni Elena. Napakawalang hiya talaga ni Elena. Subukan lang niyang gawin ito ulit. Ako na mismo ang papatay sa kanya. Ivy, si Dayan to. Ikinuwento naman ni Ivy ang nangyari kanina sa kanyang ina. Hindi nakailigtas dito. Ang mabuti pa, doon muna kayo sa bahay habang naghahanap tayo ng malilipatan nyo. Salamat, Sir Alberto. Pero hindi ako aalis sa lugar na ito. Pero Nay, nakita niyo naman ang ginawa sa inyo ni Elena. Hihintayin niyo pa ba na may mangyaring masama sa inyo ng anak ko? Anak, nakita ko sa mga mata ni Elena. Pwede pa siyang magbago. Hindi pa siya tuluyang nilamon ng kasamaan. Narinig niyo ba ang sinasabi niyo, Nay? Muntik na nga niya kayong patayin. At ang babaeng yun ang pumatay sa asawa at anak ko. Siya rin ang dahilan kung bakit inatake si Itay. Alam ko yun, anak. Pero hindi rin masama ang magpatawad. Nadadala lang si Elena ng kasamaan ng kanyang tiyahin. Pero alam ko, nakita ko, gusto pa niyang magbago. Bago pa mas lalong lumala ang tensyon, ay lumabas muna saglit si Ivy. Hindi niya maintindihan ang kanyang ina. Bakit sa kabila ng lahat, ay parang kinakampihan pa niya si Elena. Ivy, okay ka lang ba? Okay lang ako, Sarge. Gusto ko lang huminga saglit. Andito lang ako sakaling kailangan mo ng kausap, Ivy. Ay, hindi ko maintindihan si Inay. Bakit ngayon, parang kinakampihan pa niya si Elena? Sa kabilang banda, kararating lang nila Rolly at Agnes na parehong hindi alam na nakauwi na si Elena kanina. Helen, wala sa shop si Elena. Nag-walk out daw. Huli ka na sa balita, Rolly. Nakauwi na si Elena dito at alam ko na rin ang nangyari. Tulungan nyo na lang si Aling Ason sa paggiling dun sa karne ng bangkay na inuwi ni Elena. Utos ni Helen. Ilang sandali pa ay dumating ang kanilang alkalde kasama ang hepe ng San Bartolome. Habang abala ang mga ito, ay pasimpleng tumawag si Rolly kay Alberto. Hello Alberto, andito ngayon si Mayor kasama si Hepe at mga tauhan nila. Mukhang pinagpaplanuhan nila yung darating na piyesta. Ganun ba? Basta huwag ka lang magpapahalata. Magmatsyag ka at makinig ka lang sa usapan nila. Balitaan mo ako, Rolly. At saka, mag-iingat ka. Sino yung kausap mo, Rolly?
Sita ng kagigising lang na si Ramos. Ha? Wala. Bakit mo ba ako tinatanong? Narinig kong kausap mo si Alberto. Nagtatraidor ka kay Helen. Namuti ang mukha ni Rolly at napalunok. Patay na. Mukhang nahuli na siya ni Ramos. Huwag ka mag-alala. Kahit nayanggaw nila ako, kakampi pa rin ako nila Alberto. Nakahinga naman si Rolly ng maluwag sa nalaman. Mabuti naman kung ganon. Pareho lang tayong ginawang yanggaw na magtiya na yan. Basta huwag tayong magpahalata. Kailangan natin malaman ang bawat plano nila Helen sa piyesta para masabihan sila Alberto. Mayor, gusto kong higpitan niyo ang seguridad ng mga taong papasok dito sa San Bartolome, lalong-lalo na sa darating na piyesta. Sige, magde-deploy ako ng mga pulis at maglalagay ng mga checkpoint. Tugon naman ang hepe. Tamang-tama ang dating mo, Elena. Andito sila Mayor at hepe. Umupo si Elena pero hindi pa rin mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Aling Vicky. Naalala niya kung paano sila naging mabait sa kanya noon. Elena, ayos ka lang ba? Pagod lang ako, tiya. Bukas na lang tayo mag-usap. Wika ni Elena saka nagtungo sa kanyang kwarto. Pasensya na, Mayor. Sige na, bukas na lang tayo ulit mag-usap. Ako na mismo ang pupunta sa munisipyo. Basta, gusto kong hindi makapasok ang mga taong ito sa San Bartolome. Iniabot ni Helen ang litrato nila Alberto, Diane, Luming, Raymond at Ivy kay Hepe. Mauna na po kami, Aling Vicky. Nirerespeto ko po ang desisyon nyo. Basta tawagin nyo lang po kami kung kailangan nyo ng tulong. Wika ni Alberto saka sila umalis. Kahit gustuhin man nilang manatili sa San Bartolome, hindi naman nila pwedeng pabayaan ang kanilang anak na si Francesca. Sa tingin mo ba, Alberto, pwede pa bang magbago ang isang tulad ni Elena? Hindi ko masabi, Diane. Pero isa lang nasisiguro ko, malaking bahagi ng kanyang kasamaan ay ang tiyahin niyang si Helen. Oo nga, napakahirap paniwalaan na naging mabait pala ang higad na yon. Akala ko pinanganak ng impakta si Elena, komento ni Luming. Maldita ka pa rin talaga, Luming, natatawang tugon ni Diane. Elena, mag-usap nga tayo. Ano bang nangyayari sa'yo? Sinabi ko naman sa'yo, Tia Helen, pagod ako. Hindi ba pwedeng magpahinga muna? Pairap na wika ni Elena saka tinalikuran si Helen. Huwag mo kong tatalikuran, Elena. Hindi kita pinalaki at sinanay para maging mahinang aswang. Nang dahil kay Alberto nagkakaganyan ka? Nang dahil lang sa lalaki, nakalimutan mo ng lahat ng tinuro ko sa'yo? Mahal ko si Alberto, Tia. Lahat gagawin ko, mahalin lang niya ako. Gumising ka nga, Elena. Hindi ka mahal ni Alberto. Isang maganda, matalino at mayamang aswang na tulad mo ay hindi dapat nagkakaganyan. Huwag kang tumulad sa nanay mo na puro puso ang pinairal kaya naging mahina. Nakalimutan mo na ba ang ginawa ng mga taga San Bartolome sa pamilya natin? Ang pagsasaklipisyo ni Tio Hinaro para sa kapakanan ng ating angkan. Lahat ng yun babaliwalain mo lang dahil sa pagmamahal na yan? Gumising ka, Elena! Gumising ka! Wala akong kamag-anak na isang talunan. May gigil na sambit ni Helen. Tama kayo, Tia Helen. Hindi ako dapat magpatalo. Wala pang nagpapabagsak kay Elena Martinez. Kinabukasan, nagsimulang harangan ng mga pulis ang entry at exit point sa San Bartolome. Lahat ng nandoon ay kailangan magpakita ng ID na nagpapatunay na lehitimong residente sila ng San Bartolome. Patungo sana sila Ivy kila Alberto para humingi ng paumanhin sa kanyang inasal kagabi nang pahintuin sila ng mga pulis. Saan ang punta nyo? Patingin ng ID. Saka tanggalin mo nga yung sombrero mo.
Kabadong tumingin si Sargento Basinag kay Ivy. Saka siya biglang nagmaneobra na siya namang hinabol ng mga polis. Pero sa bawat sulok ay may checkpoint, kaya nahuli rin silang dalawa. Epe, positive. Nandito si Sargento Basinag at yung babae. Sige, dalhin yan dito. Siguraduhin yung hindi makakatakas ang dalawang yan. Lalong-lalo na si Basinag. Maganda ang gising ni Elena. Hindi katulad kagabi na para siyang nawala ng 1 milyon. Desidido na siyang gawin ang lahat, mapatay lang ang kanyang mga kalaban at makuha pa rin si Alberto. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng kanyang tiya Helen. Rolly, kamusta yung bagong yanggaw? Ayos naman Elena, hindi pala salita. Baka naninibago. Bantayan mo maigi ang Ramos na yan. Wala pa akong tiwala sa kanya. Anyway, sumama ka sa meeting namin mamaya with Mayor. Mag-ayos ka na. Sa kabilang banda, walang kamalay-malay sila Alberto sa nangyari kala Ivy. Lumeng, pasensya ka na, pati ikaw na damay dito. Siguradong galit na si Marco dahil matagal ka nang wala sa bahay niyo. Ano ba yung sinasabi mo, Dayan? Hindi man ako aswang, kaibigan niyo pa rin ako. Tutulong at tutulong ako kay Pinunong Alberto. Isa pa, may atraso rin sa akin yung Elena na yan. Nakakadalawa na nga siya sa akin, hindi pa ako nakakagante. Saka, huwag kang mag-alala, naiintindihan naman ni Marco ang sitwasyon. Pagkatapos naman ito, uuwi na rin ako. Salamat ulit, Lumeng. Mamaya, kailangan natin bumalik sa San Bartolome para tignan ang plaza na posibleng pagdausan ng programa para sa darating na pista. Kailangan alam natin kung saan tayo papuesto, aatake at lalabas. Paliwanag ni Alberto. Habang nag-uusap sila ay tinawagan ni Dayan si Ivy para kamustahin. Ang weird naman, hindi sinasagot ni Ivy yung telepono. Baka busy sa pakikipag-date doon sa polis. Bakit parang nagsiselos ka, pinsan? Ayan ka na namang Alberto eh. Ilang beses ko bang sasabihin? Hindi ko nga siya type. Oh, si Aling Vicky. Hello po. Hello, Dayan. Andyan ba si Ivy? Nag-aalala kasi ako sa kanila. Wala po. Pupunta lang po ba dito? Oo, yun ang sabi. Hindi ko alam pero nagkalat ang mga pulis dito ngayon sa daan. Sige po, sasabihin ko po kay Alberto. Alberto, si Ivy nawawala. Kaya pala hindi niya sinasagot yung tawag ko. Nagpakalat din daw ng mga pulis sa kanila. Kailangan natin silang puntahan. Dito na muna kayo ni Lumeng. Kailangan ka din ng anak natin, Dayan. Kami na muna ni Raymond ang pupunta doon. Seryosong wika ni Alberto. Pagdating naman nila Helen sa munisipyo ay naiwan sila Rolly at Aling Ason sa ibaba. Bakit kaya ang dami nitong mga pagkain na dinala ni Elena? Tanong ni Aling Ason. Alam ni Rolly kung ano ang balak ni Elena sa mga pagkain. Ganito rin kasi ang ginawa sa kanya noon. Humahanap siya ng tiyempo para makatawag kay Alberto pero biglang dumating si Helen. Rolly, sino yung kausap mo? Ah, natawagan ko lang sana si Agnes para sigurado yung bantayin yung pulis sa bahay. Alam mo na, baka makatakas. Alam ni Agnes ang gagawin niya. Sige na, iakat nyo na ni Aling Azon ang mga pagkain. Para mas mapalakas ang kanilang puwersa ay gagawin niyang gaw nila Elena ang mga pulis sa San Bartolome. Gusto kong pakainin niyo ang lahat ng pulis dito sa lugar natin. Nang sa gayon, hindi lang mga armas at baril ang meron sila, kung hindi pati na rin pisikal na lakas. Siya nga pala, Miss Elena. Hawak na namin si Sargento Basinag at yung isang babae. Siya nga? Maasahan naman pala kayo, Hepe. Nagtungo sila sa lugar kung saan dinala sila Ivy at Sargento. Parehong nakatali at nakaposas.
May busal ang bibig at piring sa mata. Hello, my ex-sister-in-law. Namiss mo ba ako? Bulong ni Elena. Hindi naman makapalag si Ivy dahil sa kanyang kalagayan. Ngayon naiisip mo na na isang tulad mo ay walang laban sa akin. Gusto ko lang malaman, anong pakiramdam ng isang talunan? Tinanggal ni Elena ang busal sa kanyang bibig. Walang hiya ka talaga, Elena. Wala kang kasing sama. Wala ka na bang ibang sasabihin? Alam ko nang masama ako. Wala na bang bago? Hayop ka! Sinasabi ko sa'yo, kapag may nangyari sa pamilya ko, ako mismong papatay sa'yo. Bilib din ako sa tapang mo, Ivy. Hindi na ako mag-aaksay ng panahon. Gusto kong sabihin mo sa'kin kung saan nakatira ngayon sila Alberto. Pwede! Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Pinunasan ni Elena ang kanyang mukha. Pilit na pinapakalma ang sarili. Bigla niyang sinunggaban si Ivy sa kahinawakan ng magkabilang panga. Sasabihin mo ba sa akin o papatayin ko ang natitirang pamilya mo? Alam mong kaya kong gawin ang sinabi ko, Ivy. Huwag mo akong subukan. Pula na ang mga mata ni Elena at mahigpit na rin ang pagpisil nito sa kanyang mukha. Sasabihin ko na, huwag mo lang galawin ang pamilya ko. Siguraduhin mo lang na hindi mo ko lolokohin. Dahil kung hindi, mas masahol pa sa nangyari sa asawa mo ang gagawin ko. Wala nang ang nagawa si Ivy kung hindi sabihin kung saan nakatira sila Alberto. Pagkatapos noon ay ibinalik ni Elena ang busal saka ito umalis. Anong balak mo sa dalawang ito? Tanong ni Hepe kay Helen. Patayin at kainin niyo. Maiksing tugon ng aswang. Magandang hapon, sir. Saan po ang punta nila? May dadalawin lang na kaibigan. Patingin na lang po ng ID, sir. Ibinigay naman ni Alberto ang kanyang ID saka nagtinginan yung mga polis. Pagkabalik ng ID niya ay sinabihan silang bumaba ng sasakyan. Pero imbis na bumaba ay pinaharurot ito ni Alberto palayo. Dahil sports car ang gamit niya ay hindi siya nahabol ng mga ito. Naloko na. Hinigpitan na ni Elena ang borders ng San Bartolome. Natitiyak kong pati sa kabilang dulo may checkpoint din. Kailangan natin mag-an yung aswang para makalipad at ma-rescue sila Aling Vicky. Hello, Diane. Tawagan mo si Aling Vicky ngayon din. Sabihin mo huwag na huwag lalabas ang bahay. Magbarikada ka mo at antayin kami mamaya ni Raymond. Hindi kami makapasok at pinababantayan ni Elena ang buong lugar. Sige, tatawagan ko si Aling Vicky ngayon. Mag-iingat kayo ni Raymond, mahal. Matalino talaga yung si Elena. Tanga nga lang sa pag-ibig. Sambit ni Lumeng. Mukhang hindi magiging madaling kalaban ang magtiyang iyon. Sigurado kung magtatawag din sila ng mga kalahing aswang na hindi sang-ayon sa pamamalakad ni Pinunong Alberto. Tama nga nang hinala si Manang Pilar dahil tinawagan ni Helen ang kanilang mga kamag-anak para makiisa sa gaganaping pista. Pagkakataon na natin ito para maipaghiganti si Tio Hinaro at mailuklok si Elena bilang panibagong pinuno, wika ni Helen. Abala si Elena sa pagpaplano ng mga gagawin sa pista sa Makalawa. Kapag naging Yanggaw na ang lahat ng taga San Bartolome, ay madali niyang mapapatay si Diane at makukuha si Alberto. Kailangan niyang makuha ang anak nito bilang alam niya ito ang kahinaan ni Alberto. Maghintay ka lang, Alberto. Magiging isa na tayong pamilya. Bulong ni Elena saka siya umalis. Nagtungo siya sa bahay at nakita niya si Diane na nilalaro ang kanilang anak.
andito rin palang pakialamer ang reporter na yon. Pasalamat ka, Dayan. Pero babalik ako at kukunin ko sa iyo ang anak mo. Kagaya ng inuutos ni Elena, pinakain nila ang lahat ng sundalo at pulis ng nilawayang karne ng tao. Kinabukasan ay magsisimula na silang maging yanggaw. Tamang-tama sa pista ay ganap na silang malakas. Habang kumakain ay tinanong ni Elena ang Chain kung pinakain ba ang dalawang bihag na sila Ivy at Sarhento. Tia, tinatanong ko kayo kung napakain na rin ba sila. Baka mamatay yun at wala akong mapigang impormasyon. Hindi na kailangan, Elena. Paano hindi na kailangan? Ang labo mo namang kausap, Tia. Rolly, samahan mo na nga lang ako. Pupuntahan natin sila. Pagdating ni Elena ay ayaw pa siyang papasukin nung isang pulis. Tatabi ka ba o dudukutin ko yung bituka mo? Nanlaki ang mga mata ni Elena nang makitang pinagpipiestahan na ng mga yanggaw ang bangkay nila Ivy at Sarhento Basinag. Dali-daling umuwi si Elena upang kumprontahin ang Chahin. Anong ginawa mo, Tia? Bakit mo sila pinatay? Ginawa ko lang kung anong nararapat. Alam kong hindi mo kayang patayin si Ivy at nararamdaman kong unti-unting lumalambot yung puso mo. Hindi ako basta-basta aswang Elena. Malakas ang pang-amoy at pakiramdam ko. Matigas na tugon ni Helen. Wala namang nagawa si Elena kung hindi ang mag-walk out at magkulong sa kwarto. Nagpatuloy lang sa pagkain si Helen. Siya nga pala, Rolly. Darating ang mga kamag-anakan naming aswang mamaya. Pakisabi kay Agnes at Ason na maghanda na makakain. Sige. Pasimpleng pinuntahan ni Rolly si Ramos at sinabi ang nangyari sa kaibigan. Hindi ito matanggap ni Ramos na pinigilan ng sariling magwala at patayin si Helen. Hindi natin sila kaya, Ramos. Lalo pat darating ang mga kamag-anakan nila. Kailangan lang natin maghintay. Ililigtas tayo ni Alberto at magiging normal uli. Kinagabihan, nag-anyong aswang sila Alberto at Raymond saka bumalik ng San Bartolome. Sir, meron po tayong curfew. Bumalik na lang po kayo bukas. Pero nagpatuloy lang sa paglalakad ang pinuno ng mga aswang. Nanlaki ang mga mata ng bantay nang makitang hindi tao ang kausap niya. Binalian niya ito ng ulo saka binutas ang tiyan ng isa pang nanlaban. Ganoon ang ginawa nila Raymond sa mga pulis na humarang sa kanila. Pinuntahan nila si Aling Vicky at inialis sa lugar na iyon. Pagkabalik nila sa bahay ay pinainom ng kape ni Dayan ang kanyang asawa. Okay ka lang ba, mahal? Ang totoo, hindi. Nakikita ko ang San Bartolome na parang ginawa ko sa Rosario dati. Kawawa ang mga tao kung sapilitan sila magiging yanggaw. Hello, Rolly. Hello, Alberto. Pumuslit lang ako. Sila Ivy at yung pulis patay na. Ano? Kitang kita namin ni Elena. Kinakain na sila ng mga yanggaw. Si Helen ang nag-utos. Siya ang may control sa lahat. Nakakatakot siya, Alberto. At darating mamaya ang mga kamag-anakan nila. Sige, tatawag na lang uli ako mamaya. May paparating. Lumabas ang ugat ni Alberto sa leeg at kanyang mga braso. Napaatras ng bagya si Dayan. Ngayon lang niya ulit nakitang ganoon kagalit ang asawa. Alberto! Patay na sila, Ivy, Dayan. Anong sinabi mo? Patay na sila, Ivy. Kagaya ni Elena, nanlaki din ang mga mata ni Dayan sa kanyang narinig.
Sobra na ang kasamaan ni Elena. Kailangan na tayong kumilos. Si Helen, siya ang nagpapatay kay Ivy. Ayon kay Rolly, hindi rin alam ni Elena at gaya natin, nagulat din siya. Kailangan ko bumalik ng Rosario ngayon. Hindi natin ito kakayanin na tayo lang. Sasama ko, Alberto. Si Raymond ang may iwan dito sa pagkakataong ito. Tumango si Alberto at sa kanila sinabi kay Manang Pilar ang nangyari. Sinasabi ko na nga ba at magtatawag sila ng mga kakampi. Hindi lang ito basta pagbawi sa lugar ng San Bartolome. Kung hindi, ang pagkuwas ay yung trono bilang pinuno ng mga aswang. Seryosong wika ni Manang Pilar. Kinabukasan ay abala ang lahat sa San Bartolome. Walang kamalay-malay ang mga tao sa nakaabang na panganib at masamang balak sa kanila ng mga aswang. Dumating din ang mga kamag-anak nila Helen na siyang pinulong at sinabihan ng mga dapat gawin. Umalis naman sila Alberto, Manang Pilar at Dayan patungong Rosario. Kinausap nila ang mga hukbong Yanggaw at sinabihan din patungkol sa magaganap na digmaan. Ang pagkakaiba nila Alberto at Helen ay muling sinanay ni Alberto ang kanyang hukbo sa pakikidigma nang sa gayon, handa silang harapin ang mga kalaban bukas sa pista. Paano natin sasabihin kay Aling Vicky na patay na si Ivy? Baka ano pang mangyari sa kanya? Shhh! Huwag ka munang maingay, Raymond. Antay na lang muna natin sila Alberto para sila na ang magsabi. Anong sinabi nyo? Anong nangyari sa anak ko? Nasa likod pala nila si Aling Vicky na nanginginig nang marinig ang kanilang pinag-uusapan. Sagutin nyo ako! I'm sorry, Aling Vicky. Pero wala na po si Ivy. Nanikip ang dibdib ng matanda kaya naman agad sinugod ni Raymond ito sa ospital. Naiwan naman si Luming para magbantay sa mga bata. Teka, hindi ko gustong amoy na yun ah. Bago pa man siya makausal ng orasyon ay pinaamoy na siya ni Elena ng panyong may halong pampatulog. Sige na, kuhanan niyo na yung bata. Pagkatapos ay umalis sila Elena kasama si Luming at ang inaakala nilang anak nila Alberto. Ang hindi nila alam, nagtago sa cabinet si Francesca. Iyon kasi ang bilin sa kanya ng mga magulang kapag may pumasok na hindi niya kakilala. Kinabukasan ay araw na ng pista. Walang kaalam-alam sa nangyari, panatag sila Alberto na kasama nila Raymond at Luming ang kanilang anak. Nagsimula na silang maglakbay mula Rosario, patungong San Bartolome. Kagaya ng ordinaryong pista, may mga programang inihanda ang butihing mayor. May kantahan, patimpalak at mga palaro. Pinasasalamatan po natin ang butihing sponsor na si Miss Elena Martinez. Maraming salamat. Ngayon tapos na ang palabas. Oras na para kumain naman tayo. Pumila na ang mga tao para kumuha ng buffet na hindi nila alam ay puro nilawayang karne ng tao. Sumugod na sila Alberto kaya nagkagulo ang lahat. Umpisa na ng digmaan ng mga aswang. Naglaban ang mga aswang at yanggaw mula sa magkabilang panig. Nag-iba ng anyo ang magtiya at ang unang pinuntari ni Elena ay si Dayan. Labis niyang ikinagulat ang pagbabagong anyo ni Dayan. Hindi niya akalaing aswang pala ito. Pero bakit hindi niya naamoy? Surprise! Akala mo siguro ikaw lang ang aswang. Ang tagal ko nang hinintay ang pagkakataong ito, Elena. Si Helen naman at Alberto ang naglaban.
Sinakmal ni Alberto si Helen at ibinalibag. Madali itong nakatayo at biglang nawala. Minitaw si Helen sa likod ni Alberto at tinangkangkal na ito, pero nakaiwas si Alberto. Muli niyang sinakmal si Helen at sinakal. Si Diane at Elena naman ay nagpagulong-gulong, parehong hindi nagpapalamang sa isa't isa. Panay kalmot ang katawan ng dalawa. Hindi ko akalaing malakas ka rin pala, Diane. Pero mas malakas pa rin ako. Katapusan mo na! Ang lakas ng loob mo para hamunin ako, Helen. Hindi ka na nadala sa nangyari sa Tio Genaro mo. Uulitin ko, mabibigo pa rin kayo sa masamang balak nyo. Itinaas ni Alberto ang kanyang kamay na may matutulis na kuko para tapusin na si Helen. Sige, patayin mo ko nang hindi mo malaman kung nasaan ang anak mo. Anong sinabi mo? Nawala saglit sa kanyang sarili si Alberto na sinamantala naman ni Helen. Kinalmot niya ito at kinuha ang kahoy na may matulis na dulo. Ikaw ngayon ang mabibigo, Alberto! Huwag! Itinulak ni Elena si Alberto at iniharang ang kanyang sarili. Kaya si Elena ang natusok ng matulis na kahoy. Elena! Napaatras si Helen na siya namang binalikan ni Alberto. Ibinigay ni Rolly ang buntot pagi kay Alberto na siyang ikinagulat ni Helen. Ikaw! Traidor ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Isinusumpa ko. Uubusin ko lahat ng lahi nyo kapag may nangyari kay Francesca. Sumaklolo naman si Diane kay Elena na pili tinatanggal ang nakabaong kahoy. Bakit mo ako tinutulungan? Oo, naging masama ka, Elena. Pero dahil lang yun sa tiya mo. Alam ko na nagmahal ka lang, Elena. Nakikita ko sa'yo na pwede ka pang magbago. Napangisi na lang si Elena habang patuloy na iniinda ang sakit. Inilabas naman ang ibang mga pulis si Luming na bugbog sarado. Kaya lalong nagalit si Alberto. Pinulupot niya ang buntot pagi sa leeg ni Helen hanggang sa masunog ang leeg nito. Sa kanya pa ulit-ulit na binalibag at hinati ang katawan at pinagpirapiraso na parang papel. Lubos na natakot ang mga aswang at tiyanggaw na naroon. Lalong-lalo na nang umungol ng napakalakas ng tunay at nag-iisang pinuno ng mga aswang. Huli na pala ako. Pasensya na, Alberto. Wika ni Raymond, hawak si Francesca. Nakahinga si Alberto saka ito lumipad palayo. Masama naman ang tingin ni Diane kay Raymond na napakamot ng ulo. Sabi ko nga eh. Pero pasensya na, hindi ko naman siya maiwan na mag-isa. Akay si Elena. Sinabi ni Diane na dalhin ni Raymond si Luming at Elena sa pinakamalapit na ospital. Hawak naman ang kamay ng anak, kinausap niyang mabuti si Francesca. Anak, alam kong hindi mo pa naiintindihan ang mga nangyayari. Pero dapat mong malaman na wala kang dapat ikatakot. Ito ang bahagi ng iyong pagkatao na dapat mong tanggapin. Nagbalik naman kaagad si Alberto at nagpa siyang harapin ang mga tao. Tumayo siya sa entablado saka kinuha ang mic. Sa harapan ng mga bangkay ng mga aswang at tiyanggaw, pati ng mga taga San Bartolome, ay nagsalita ang pinuno ng mga aswang. Alam ko hindi na bago sa inyo ang mga aswang. Narito ako bilang patunay na hindi lahat ng mga aswang ay masasama. May mga mabubuti rin kagaya namin na walang hangad kung hindi kapayapaan. Narito kami na handang hadlangan ang mga plano ng kasamaan. Ang tanging hiling lang namin ay mamuhay tayo ng pareho at magtulungan. Napangiti si Alberto na siya namang nilapitan ng kanyang mag-ina. I'm proud of you, Alberto, ang nag-iisang pinuno ng mga aswang.
Dinalaw nila si Aling Vicky saka ipinaliwanag ang lahat. Kasama ang matanda ay pinuntahan nila si Elena sa ospital. Napaatras ang aswang pero ikinabigla niya ang pagyakap sa kanya ni Aling Vicky. Sa lahat ng nagawa mo, Elena, pinapatawad na kita. Alam kong hindi mo sinasadyang maging masama. Naniniwala akong kaya mo pang magbago, anak. Tuluyan namang niyakap ni Elena si Aling Vicky at paulit-ulit itong humingi ng tawad. Alam ko pong hindi na maibabalik ang mga buhay na nawala. Kahit paulit-ulit akong humingi sa inyo ng tawad. Pero hindi po ako mapapagod. Patawarin niyo po ako, Aling Vicky. Matapos makapag-usap ng dalawa, ay pumasok naman si Dayan na may dalang pagkain. Eh eto, hindi ko alam kung paborito mo to o kumakain ka niyan, pero ako nagluto nito. Sigurado ka bang walang laso niyan, Dayan? Nakangiting tanong ni Elena. Meron, pero konti lang. Aba, hindi pa ako nakakaganti sa pangaakit mo kay Alberto. Pabirong tugo ni Dayan, kaya natawa sila pareho. Pwera biro, Dayan. I'm sorry. Hindi ko deserve tong kabaitan mo sa akin. Kaya ka pala minahal ni Alberto. Ngayon, tanggap ko na. Hinawakan naman ni Dayan ang kamay ni Elena. Nagmahal ka lang naman, Elena. Pero, next time, huwag sa may asawa, ha? Pumasok si Alberto na may dalang prutas. Kamusta pakiramdam mo, Elena? Okay na ako, Alberto. Salamat. Siya nga pala. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat-lahat. Sana mapatawad niyo pa akong mag-asawa. Nagkatinginan naman ang dalawa saka ngumiti. Napatawad ka na namin, Elena. Basta magbagong buhay ka na. Oo naman, pangako. Pinsan, okay na daw si Sandra. Nagkamalay na daw, sabi ni Doc. Elena, siya nga pala, si Raymond, pinsan ko. Raymond, kilala mo naman siguro si Elena. Hi, Elena. Nahihiyang bati ni Raymond. Alam mo, bagay kayo ni Raymond. At least hindi ka na mahihirapang humalat ng kamukha ni Alberto. Saka, aswang din siya gaya natin. Bulong ni Dayan sabay kindat kay Elena. Bahagya namang namula si Elena at umayos ng pagkakaupo. Saka sila na iwang dalawa ni Raymond sa kwarto. Lumipas pa ang mga araw, linggo, buwan at taon. Tumupad si Elena sa kanyang pangakong pagbabago. Si Rolly ay nagbalik na sa dati at muling nakapiling ang kanyang mga anak. Si Ramos naman ay naging normal ulit at nagpatuloy sa pagkapulis. Ang huling balita nila ay ito na raw ang hepe sa San Bartolome. Kinuha naman ni Elena sila Aling Vicky at yung anak ni Ivy. Tinuring niyang kapamilya ang mga ito. Si Raymond naman ay naniligaw ngayon kay Elena. Patungo sila para kitain sila Alberto at Dayan. Kung nasan ka man ngayon, Ivy, alam kong kahit paano ay masaya ka na. Sana mapatawad mo pa ako, Ivy. Pangako, aalagaan ko ang anak mo at si Aling Vicky. Matapos ipagdasal ang kaluluwa nila Ivy at Sarhento Basinag, ay tinawag na sila ni Manang Pilar at Aling Vicky. Handa ng pagkain! Halina kayo! Kausap naman nila sa video call sila Luming at Marco na hindi makakapunta sa nasabing outing. I'm sorry, nahuli kami. Nakangiting bati ni Daniel kasama si Sandra at ang kanilang anak. Iyon ang unang beses nilang pagkikita ni Francesca.
Hello, ako nga pala si James. Hi, ako naman si Francesca. Samantala, sa kabilang dako ng mundo, matapos may makausap na taong kaya daw bumuhay ng mga patay, nagsalita ang isang babae. Ilang taon na rin ang nakakalipas, buhat ng patayin ka ni Alberto. Panahon na para bumangon ka sa hukay para maghigante. Hindi pa tayo tapos, Alberto. Lalong-lalo ka na, Diane.